Tambalana! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 Bakya naman paambun po dyan ang pabonus. Oo nga, no? Ano kayo magandang balita na receive nila? Ba't nag-celebrate sila ng ganyan? Well, iba-iba talaga ang mga balitang natatanggap natin, di ba? Kung ang balitang natanggap mo ngayon, masaya, enjoyin mo yan. Correct. Kasi hindi naman lagi masaya ang balita. Totoo. At kapag ang balitang natanggap mo ay malungkot, nakaka-stress, nakaka-haggard, nakakapangit, huwag ka din naman mag-alala. Dahil sapagkat because hindi naman forever. Yung mga nakakapangit at nakaka-stress at nakaka-haggard na balitang yan. Actually, pwede mo namang iwasan. Pwede ba? Yung mga ano, mga bad, sad news, mga painful news. Hindi. Mga nakakapangit at yung mga nakaka-haggard na balita. Balita, as in literal na balita na mababasa mo sa feed mo, ha? Pwede. Oo. Kasi pwedeng kapag ka hindi mo type yung ninunews lagi ng itong taong to, pwede mo siyang i-block, pwede mo siyang i-unfollow. Hindi kausapin. Hindi kausapin, di ba? Pero yung mga pagsubok, hindi natin maiiwasan yan. Wala namang ganong sinabi si Lord na, wala nang problema lahat. Hindi. Ang dami pong problema. Sabi ko nga, walang partner, exempted talaga doon. Correct. Sabi ko nga, no, isang araw, araw-araw tayong lumalaban. Kailan po ba yung championship? Para makapagbunyi naman, oo, no? Para walang ganong celebration sa buhay mo lately. Wala nga, partner. Pansin ko din. Pansin ko din. Parang laging ano, matindi yung laban sa buhay. Totoo. Kaya yung mga hugot ko ganyan, araw-araw na lang pong lumalaban. Baka naman po pwede na mag-championship round, di ba? Hindi naman siya po talaga natatapos. Totoo. In fact, yun. Kapag kalimbawa nag-championship round ka kunyari sa isang pagsubok, hindi ibig sabihin tapos na. Di ba? May next round yun. Merong next round. Ibang aspeto naman, pero merong next round. Kaya laban lang po talaga tayo ng laban. Totoo yan. Mayroon sa bagay, no? May mga balitang pwede mo talagang iwasan. May mga balitang hindi rin maiiwasan. Beyond your control. Yan, yung mga painful truth, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa'yo. Yes. Diba? Pero hindi may mo maiwasan yan, eh. Pero may mga balita na, kunyari, itong taong to, alam mo, chismosa, chismoso, tagapagdala ng maling balita, yan. Pwede mong iwasan para hindi ka rin nakahagard. Hindi ka rin pumapangit kasi totoo yun, no? The moment na makareceive ka talaga ng hindi magandang balita, medyo juicy minsan. Pero pag negative na yung effects sa'yo, di ba? Huwag mong hayaang magdulot ito ng kapangitan sa mukha mo. Meron po itong scientific explanation. May malalim na paliwanag. Meron, hindi. Oo, meron. Pero kaso lang yung kakilala kong scientist na pwede mag-explain, lasing siya ngayon. So hindi niya maipapaliwanag. Pero feeling ko may effect, eh. May effect yung mga negative. Totoo naman. Meron niya nga yung mga magagaling na mga psychiatrist, magagaling na madalubhasa sa neuro, yung mga neuro, yung part ng brain, 'di ba? Yung mga ganyan. Makikita nila yung connection between the negative news, yung nakakapangit na balita, nakaka-haggard na issue o kaya nakaka-stress na problema, may effect ito sa brain. Sa brain. And in effect, may effect po sa mukha. Oh. Diba? May ganun. Hindi, diba? Lahat ng bagay ay magkaugnay. Kapag lagi ka nag-iisip ng hindi maganda, kasi yun yung lagi mong natatanggap, may posibleng effect na hindi ka gumaganda. Diba? May mga ganun. Hindi ako naniniwala ako doon. Kaya yung mga kaibigan po natin parang pumangit, habaan po natin ang PC natin sa kanila, may problema po sila.
Yun na lang. Huwag natin silang i-judge. Huwag natin silang kasi, ano. Kasi totoo yun, maaaring may pinagdadaanan silang hindi maganda. And in effect, di ba? Sa mukha nila, nakikita. Oo, kasi nasa aura yan eh. Hindi ba't kunyari yung mga magulang, kahit na yung mga anak natin, mag-pretend sila na, na okay sila, mm-hmm, alam natin na meron silang dating na hindi sila okay. Di ba? May ganun silang aurahan eh. Kasi may effect po talaga yung mga problema. Totoo diba? Yun. Kaya minsan, sasabihin mo, di ba, may kakaiba kang glow. Sasabihin niya, wala, masaya lang ako. Tama. Kasi correct. Wala, wala namang particular na dahilan. Masaya lang siya. Oh. Oh, kasi may ganun nga. Di ba? May effect. So may effect yung problema sa itsura. Ganun din ang happiness. May effect sa itsura. Di ba? Tandaan, kapag ka walang pampa-aesthetic clinic, dapat na lang manatiling masaya. Di ba? Para, di ba? Para laging ano, ang aura ay maganda. Totoo, madami tayong kakilala na hindi naman nila afford talaga mga aesthetic clinic. Wala talagang extra budget maski sa mga pang-moisturize, mga kahit na alam nating mura, 'di ba? Pero bakit parang lagi silang glowing? Bakit parang laging ang gaan pagka-peeling sila, 'di ba? Kasi they choose happiness. Masaya sila eh. Totoo 'yun na. Pwede nating i-practice 'yun, mga kaibigan. Kung alam mong wala ka talagang pagkukunan, enough budget resources para mag-enhance ng iyong kagandahan, magkaroon lang talaga ng ano, happy disposition. Maganda 'yun, mga i-practice natin sa sarili, mga kaibigan. Naniniwala ka ba doon sa dopamine? Di ba? Mga ganun eh. Yung happy hormones. Oh, happy hormones. Kaya lang ingat din sa happy mo hormones. Yun daw dopamine, maraming levels of and the gallons of dopamine. Hindi talaga matinong kausap. Yung mga gallons ng dopamine. May mga gallons ng dopamine, partner, na, na nakukuha mula sa gadget. Ah, okay. Oo, ng mga bata. Kaya kapag halimbawa naka-gadget yung mga bata, meron yung high levels of dopamine eh. Na basta na-excite sila, ganun yung screen eh. So may ganun din may siya. Ganun siya. May ganun siyang di effect lang, sa'yo. Di lang, researcher ngayon. Yeah, of course, I'm not a researcher, partner. I'm a neurobiologist. Labo-labo kausap talaga. Neurobiologist, may ganun ba? Malay mo, bagong role ngayon bagong yun. Bagong role. As a neurobiologist, so yung screen, lalo na for kids ha, yung mga napapanood nila na mga cartoons, na mga YouTube videos, basta yung mga lahat ng mga napapanood na pambata, meron niyang, ang binibigay nito ay ine-excite niya masyado yung bata. Kaya tingnan mo, kapag halimbawa kinuha mo, tingnan mo yung galit. Kasi parang ano to eh. Sila. Correct, yung finally kakain ka ng napakasarap na beef lasagna. Alam mo yung kitang-kita mo tumutulo yung cheese. Oh. Talagang mamanti-manti very ka inviting. Pa. Inviting talaga siya. So finally nung isusubo mo na partner, naamoy-amoy mo pa, biglang may kumuha sa iyo. Hindi ka ba't maiinis? Na tumaas na yung levels mo of happiness, na excitement. Oh. Tapos biglang kukunin sa iyo, maiinis. Kaya huwag tayong magulat. Magaling ang research mo. As a neurobiologist for today. Kaya kailangan yan, neurobiologist, agriculturist, and manicurist. Yes, all three. All four. Ay, o nga pala. Neurobiologist, manicurist, and agriculturist. Yeah. Ganun. Kaya 'di ba parang takang-taka tayo or naiinis tayo dahil grabe yung naging tantrums o sobra naman yung reaction, kinuha lang yung cellphone. Hindi 'yun lang para sa kanila. Para itong nabitin sila dun sa happiness na binibigay. Kaya hindi siya dapat na masyadong matagal sa phone. As a super mom. As a super mom naman, charot. 'Di ba? 'Di sinasabi natin 'to, mga kaibigan, kasi 'di ba may pwede ka kasing humanap ng happy triggers. Mm-hmm. Ang sinasabi lang ni partner, example niya, na pagka kapag you're in the middle of it, dopamine addiction. Bilang dopamine rush, for example, nandun ka, tapos biglang binawi sa'yo, magagalit ka talaga. Oo, maiinis ka talaga. Ang sinasabi naman natin, kung talagang wala kang pagkukunan, wala kang resources, hanapin mo yung mga happy triggers mo. Ano-ano ba yun? Yung mga dopamine. For example, yung cellphone, kung sumong lagi nanonood sa YouTube, mm-mm, at nanonood ng mga happy videos, then do it. Kung happy videos yung pinapanood mo, at kung nakaka-happy talaga, kasi ganun. Hindi lagi nakaka-happy yung cellphone eh. Oo. As a super mom. Madalas siya mas maingat.
maingay. Oh, mas maingay siya versus cellphone, oh, versus hindi. Pero asa matanda naman for today, 'di ba? Asa tita, asa ante. Ang daming role. Oh, ang ingay din talaga ng cellphone. Pero again, kanya-kanya. Correct. 'Di ba? Tama ako, music si talaga ako, 'yun yung oh, talagang as a musician. Ang daming age, musician. Ang daming S. Musician. As a musician, oh, or as somebody who loves music. Yes, yan, diba? Dopamine ko is music. Yan yung nagpapahappy talaga sa'yo. Naiba talaga yung tsaka mood food, mo. Diba? Yes, food also. Minsan coffee. Diba? Pag na, kunyari, depende kung may budget. Oh, kung walang budget, music-music lang tayo. Kasi libre naman siya. Basic, makikinig lang ako sa Love Radio. Diba? Pwede walang akong, effort. Walang effort. Ang dami pwedeng pagkuhanan ng music na libre. O, diba? Totoo yun. Pero kapag ka, medyo may budget po tayo, ayan, milk tea. Yan. Punta sa coffee shop. Coffee amoy, shop. Amoy ng coffee. Yan. Mga diba? Ganun. O kaya paminsan-minsang add to cart. Correct. Ang sinasabi ko lang din kanina, pagka sobra kasi, hindi na maganda. So, kunyari, yes, naiintindihan namin ang daming add to cart mo na nagpapahappy sa'yo. Diba? Pero kapag ka sobra, wala ka ng pambayad. Wala ka ng, o di naman kaya, parang sobra na talaga siya. Hindi mo naman kailangan ng ganyang klaseng kadami. Diyan na tayo merong may problema. Totoo yun. Now, tingnan nyo po mga kaibigan, i-observe nyo yung mga kasama nyo sa bahay na habang naglilinis sila. Kung totoo siya, nakakapagod maglinis eh. Yeah. Magwalis, maghugas ng plato, di ba, magkudkod ng banyo, magtupi ng damit. Pero pag may background music sila, sumasaya tapos sila. Tapos favorite nila yung music na piniplay. Correct. For example, sa radio, nakatutok sila sa Love Radio ngayon. Tapos pinatugtog yung paborito nilang kanta. Hindi ba't habang naglilinis sila, sumasabay sila? Tama. Napapakanta sila, masaya sila ng ganun. Correct. At pwede natin gawin yun na for free. Mm-mm. Iba yung happy triggers natin, pwede po natin silang hanapin ng walang binabayaran. Ito, hindi po kailangan na may bayad para Ito. Maging masaya. Iba po yun, mga bayaran pong babae. Bilang bugaw today. Asa bugaw. May mga bayaran po talaga. Diba? Hindi yon. Kasi pwede namang libre lang. Totoo. Katulad ng music, listening to Love Radio, listening Correct. To your favorite DJs, ganyan. Hanapan po natin ang happiness ang everyday. Totoo. Kasi hindi po natin talaga alam kung hanggang kailan lang talaga tayo sa world na ite. At basic lang lahat Oo. Yun, ha? Correct. Hindi, basic. Hindi mo kailangan i-complicate ang mga bagay-bagay para maging masaya ka. Mm-mm. Tsaka yan yung mahirap kapag ka nagkukumpara. Isa pa yun. Oo. Kapag ka nagkukumpara ka talaga dun sa blessings ng ibang tao, iba yung karera niya, iba din yung karera mo. Totoo yun. Totoo parang katulad yan. Parang hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo sa kumari mo kung bakit ang tatalino ng mga anak niya. Kung in the first place, wala ka namang anak. Diba? So, kanino mo ito compare? In diba? The first place, wala kang asawa. Wala ka rin asawa. Wala rin bubuntis sa'yo, girl. Diba? So, paano? So, blessings niya yun. Correct. Pero ang hindi natin alam, may kaakibat din, may mga kaakibat ding stress yan. Para maging matalino yung mga yan, hindi lang naman na, may mga iba na talagang born na genius, pero may mga iba talagang, studios nag-aaral. Acquired yung kanilang knowledge. May ganun na nag-aaral kasi sila talaga na mabuti kaya sila tumalino. Oh. So, matatalino lahat ng mga anak. Makikita mo, di ba, na pinopost lagi, pero hindi mo alam, hindi na yan kumakain. Aral lang sila ng aral, di ba? May ganun, hindi natin alam eh. Ang alam lang nila, alam lang natin na kinaiingitan natin, ay ang daming medal sana all. Mm-hmm. 'Di ba? Pero correct. Ang hindi mo nakita is yung pagsubok nila para ma-achieve yung mga medal na yan, nagmumurahan na yan sa bahay. Kasi bakit 99 lang ang score dun sa math, dapat 100. Isipin mo 'yon. 'Di ba? So we all have our own struggles, we all have our own blessings. Correct. Kailangan pa bang i-memorize 'yan? Basic. ACS Manufacturing Corporation. ISO. Kaya hindi tayo pwedeng mag-compare. Totoo kasi yun. iba talaga eh, promise. Kaya nga pag halimbawa, minsan na may mga nare-receive akong mga messages na sinasabi sa akin na Gabi Nicole, no, parang nakakaingit yung buhay mo, parang wala kang problema. Naku! Kung alam mo lang, 'di ba? Sa true lalo. 'Di ba? Kung alam niyo lang yung lahat ng pinagdadaanan ng bawat DJ. Totoo 'di ba? Talagang maiisip mo na grabe 'no, ang hirap pala ng trabaho nila.
Kasi kailangan pala nilang tumawa kahit ang puso nila nagdurugo. Kahit ang tindi pala ng pinagdadaanan. Hindi po siya talaga madali. Natatandaan ko kasi kanina na pagkwentuhan namin. Meron tayo isang hosting stint para sa Ad Summit ba yun? Subic yata. Bago ko umakit ng stage, sinabi sa akin, nakakuha ko ng phone call na yung bahay namin noon sa Caloocan, niransak. Bago umakit ng stage, ha? As in seconds bago umakit ng stage, I received that phone call. Pero kailangan namin ni Party umakit ng stage. Saya-saya namin sa stage! Pero yung puso ko, yung isip ko, parang, oh my God, niransak. Ano nangyari? Parang ganun. Ganun. Kasi ang makikita mo lang, yung masaya. Diba? Wala namang dun sa buong audience na yun, Party, wala naman nakaalam na naransak yung bahay namin noong time na yun, ha. Ang alam lang nila at na nakikita lang nila yung masaya. Diba? Pero sa totoo lang, lahat po may kanya-kanyang pagsubok. Yung iba lang talaga, medyo mas magaling magdala or dinadaan lang sa tawa-tawa. Kaya nga, diba, sabi nila, kumustahin mo rin ang pinakamasayahin mong kaibigan. Kasi baka mamaya yung pinakamasayahin, siya pala yung pinakamay problema. Totoo yun. Kaya iwasan na magkumpara sa madaling salita kasi hindi talaga mo naman alam ang pinagdadaanan ng ibang tao. Correct. That's one way of making your self happy. Not to compare. Correct. Pag kinompare mo, mas may emphasize kasi doon yung kawalan mo. Diba? True. Mas mabibigyan ng diin doon yung mga bagay na wala ka. Correct. Diba? Mas nakikita mo kasi ang blessings ng iba pag gaganon, nagko-compare ka. Tama. Just focus on your blessings. Focus on your strengths. Madami isan naman. Bakit kaya mas magaling siya sa akin? Bakit kaya sa kanya napunta yung award at hindi sa akin? Diba? Kasi may kanya-kanya tayong strength. Maaaring at that particular point in time, i-recognize yung ganong klase yun ng strength. Diba? At ganun po yun, mga kaibigan. You'll have your own time. Mm-mm. You will have your own blessings at the right moment, at the right place. Yes. Diba? So, yun lagi yung dapat maging mindset mo para maging happy ka. Itong mga binabanggit namin, ano lang sila, these are basic ideas. Diba? Mm-hmm. Na parang, oo nga, no? Pwede ko naman siyang gawin kasi basic lang talaga siya. Hindi mo kailangan i-complicate. Ama. Para maging masaya ka ngayong araw na ito. Focus on your own blessings, diba? Well, meron naman. Mind your own strengths. Kasi marami ka rin yan. True. Madami ka mang pagsubok, marami ka rin blessings. Mm-hmm. Totoo yun. Pa-shoutout naman na nasa pagsanhan si Oday. Nakikinig sa inyo naka-loudspeaker. Galing kay Roda de Guzman Tulabot. Thank you. Ang ganda naman po ng costume nyo po pang summer talaga. Costume? Thank you. Salamat kay Bernald Aragoza. Sabi naman ni City Pelaez. Miss Nicole, I love your earrings. Thank you. Ang tawag dito sa earrings, partner, ay teardrop. It signifies teardrop. My feelings. Teardrop. Kasi ang shape niya ay tears. Ah, okay. Indeed. Pero dahil nasa tenga siya, eardrops. Oo nga, no? Madam Mayet de la Rosa, mali po kayo ng ano, mali po kayo ng title nung alahas po ninyo. May point si partner. As an MBA, naniniwala ko sa kanya. Mali talaga. Mali ang label. Oo, mali. So dapat eardrop. Eardrop. Oo. Hindi pala teardrop. Okay, baguhin na namin. So pag may nagtanong, eardrop po yan, hindi po yan teardrop. Yan, thank yan, you, yan. Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Ang isang joyrider na kabisyo natin, nakatutok sa atin, si Michael Cabado. Uy, hi Michael Cabado! Michael Cabado, ingat sa iyong pagmamaneho. I guess ang nakasakay sa kanya si Konyo Bicolano. Hi Konyo! Kaya nakasakay kay Michael Cabado. Is it Cabado or Cabado? Cabado! Wow, taray. Si Konyo. Ayan. Nako. Alam mo ba na si Konyo Bicolano ay ang pinakasikat sa Cam Norte? Oo naman. Pag pinakasikat sa Cam Norte, nako, mahina na ang 500 pesos na tip. Kahit ang pamasahin niya 150, lagi yan nagbibigay, pinakamababang tip na 500. Ito based on experience lang naman sa mga nasakyan niya na, ha? Oo. Yun ang kwento. Hindi natin alam kung magbabago na ngayon 600 na. Hindi tayo sure, di ba? O ingat kayo, lahat ng mga drivers at riders na nakatutok sa atin. Yes, mabuhay po mga kaibigan nating drivers. Ano man ang minamaneho nyo at sino man ang sumasakay sa inyo. Noong isang araw ay kahapon,
nakita ko yung ano, yung ating Lala Love Radio na bag. Lala bag, nakita ko may nakagamit noon, isa siya sa mga nakatanggap, dumadaan sa ano, sa tabi ko, sige, ay, project namin 'yan, katuwa. Tapos binidyo ko, tapos hindi ko nakuha, ang bilis niya. Sabi ko spotted, tapos wala na siya. Nakakaloka. Ang cute noon, yung Lala box, Lala Love box. Uh-oh. Ano ba title niyan? Lala Love Radio bag. Ah, bag. Kasi ano siya, cover. Cover siya. Well, para ano, para weatherproof. Oo nga. Ganda po yun. That's nice. So makita nyo yan na umiikot-ikot sa Love Radio, sa Manila. Sa Manila. Yan. Okidoks. Yun na muna, may gagawin pa po kasi kami mga kabisyo. And don't you forget, kanina Flinash on screen, yung toko sa Star City, open na po siya Wednesday to Sunday, 1 p.m. 1 p.m. pa lang, bukas na siya hanggang 10 p.m. And don't forget our Tambalan Podcast. Please, sana po lagi po kayong sumuporta sa podcast namin para you can listen to us anytime, anywhere. Listen to the Tambalan Podcast on Spotify. O siya, exit na po muna kami. Mamaya ta ulit, banding-banding, kwento na may wagang Bornay. See ya! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Bornay. Mahiwagang Bornay. Mahiwagang Bornay. Ang kwento. Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Miko, isa sa napakarami ninyong masugid na tambalanista na nakasunod pa din kahit lumipat na kayo ng time slot. Wala naman akong makabagbag damdaming karanasan o mabigat na problemang pinagdaraanan. Nais ko lang ibahagi ang isang simpleng pangyayaring nagbigay sa akin ng maraming aral. Isang maulang umaga, nakaupo ako sa tapat ng bahay namin. Hawak ang 10 piso habang nakatulala. Iniisip ko kung paano ko pagkakasyahin ang perang hawak ko sa pagpasok ko sa eskwelahan. Yun na lang kasi ang laman ng bulsa ko. Hindi ko malaman kung anong nangyari sa perang sobrang sinisinop ko at sa 10 piso na lang ang natira. Iniisip ko kung anong ginastos ko nitong mga nakaraang araw. Hindi naman ako mabisyo, matakaw o lakwatsyero. Wala nga akong inatupag kundi maghanap ng mapagkakakitaan tuwing walang pasok sa eskwela. Malinaw na kailangan kong maghanap ng mapagkakakitaan. Sari-saring bagay ang naglalaro sa isip ko. Ha? Sorry. Hindi ko napigilan. Umutot po ako. Yung utot mo, amoy ano? Amoy hininga. Amoy hininga mga tatlong buwan ng nabubulok. Ganun. Panira, hindi napigilan. Kaya nga. So malinaw na kailangan kong maghanap ng mapagkakitaan. Sari-saring bagay ang naglalaro sa isip ko. Pwede akong magnakaw, mang-hold up, magbenta ng puri for 500 pesos, magturo na Espanyol kahit hindi ako marunong, tumaya sa loto at umasang maging milyonaryo, mga lakal, at kung ano-ano pang nakakapraning na paraan para kumita ng may lumapit sa akin na isang matandang babae at humihingi ng limos. Hinawakan ko na mahigpit ang 10 pisong hawak ko. Naramdaman ko pang napango ang ilong ni Andres Bonifacio sa higpit ng hawak ko at marahan akong umiling sa namamalimos na matanda.
Ngumiti ang matanda at tumango na parabang sinabing, okay lang. At saka lumayo. Sinundan ko ng tingin ang matanda at pinagmasdan. Mukhang nasa 70 hanggang 75 anyos na. Medyo payat at bilang na lang ang itim na buhok. Kulubot ang balat at namumugto ang mga mata. Pinagmasdan ko siya habang naglalakad palayo sa akin sa gitna ng ambon. Ano ba yan? Ang drama? Kailangan may ambon pa? Kakaloka? Bato? Sinakto talaga ng ambon? O ikaw sumakto dun sa ambon? Ewan. So si Lola umupo siya sa tapat ng isang saradong tindahan na nadaanan niya na di kalayuan sa kinaupuan ko. Nakaupo lang siya at malayo ang tingin. Nakonsensya ako. Para sa akin ba talaga ang 10 pisong hawak ko? Hindi naman ako nagugutom kagaya ni Lola. Meron din akong bahay na nasisilungan at may maayos na damit. Kaso huling pera ko na yon at kapag binigay ko pa, hindi na ako makakapasok sa eskwela kinabukasan. Pero hindi naman talaga ako makakapasok sa eskwela sa halagang 10 piso lang. Sinilip ko si Lola. Nakaupo pa rin siya sa tapat ng saradong tindahan. Agad akong tumawid sa katapat na panindarya at ibinili ng tinapay ang huling pera ko sa kakaumuwi sa amin. Pero hindi para kainin yung tinapay. Naalala ko kasi na meron akong jacket na hindi na ginagamit at inaalib kabok lang sa cabinet ko. Kinuha ko ang jacket at pinuntahan ko si Lola. Inabot ko sa kanya ang tinapay. Ngumiti siya at kinuha ang tinapay. Tapos inilatag ko sa mga balikat niya ang lumang jacket ko. Akala ko yung tinapay. Nilatag yung tinapay sa balikat. Alam mo yan talaga nadadala ng ano eh, ng gutom partner. Pagkatapos ito kumain ka ha. Para medyo magkasustansya ha. Buti na lang, buti na lang. Nalinaw sa akin. Ang nilatag ay jacket. At hindi yan. Tinapay. Yan. Okay. Biglang nawala ang mga ngiti ni Lola. At nangilidan luha sa mga mata. Hindi ko alam kung dahil ba luma yung jacket na binigay ko at amoy agyo kaya naluluha siya o baka dahil walang palaman yung tinapay. Hindi ko na tinanong. Nginitian ko na lang siya at saka ko lumayo. Naramdaman ko kasing maluluha na din ako kapag nagtagal pa ako. Paglingon ko, naglalakad na ulit si Lola sa gitna ng ambon na unti-unti nang naging ulan. Tumayo ako at tinanaw ko siya hanggang hindi ko na siya makita. Pagbalik ko sa kinauupuan ko, napaisip ako ng mas malalim. Wala na yung mga ideya ng pagbebenta ng puri o pagtuturo ng Espanyol. Hindi na kung paano magkapera ang nasa isip ko, kundi ang marahas na katotohanan may mga taong tinalikuran na ng mundo. Mga taong naghihirap, nalulungkot, at nangungulila. Hindi ko lubos maisip kung bakit may mga kaanak na kayang pabayaan ang mga kagaya ni Lola, na may mga kaanak na natitiis na talikuran ang pamilya nila. Masakit, pero totoo. Makikita mo ang parehong eksena araw-araw sa paligid mo. Magkakaiba lang ng mga tauhan at lugar, pero iisa ang sitwasyon. Sa kabila na magkapatong na lungkot dahil wala na akong pera at naawa ako kay Lola, may maliit na ligaya sa puso ko dahil may natulungan at napangiti ako nung maulang araw na yon. Kahit ang kapalit ng ngiti na yon ay ang mismong mga ngiti ko, masaya ako. Pakiramdam ko, hindi matutumbasan ng kahit na magkano ang ngiti ni Lola. Hindi ko man alam ang kwento niya, bumulong ako ng dasal para sa kanya at sa mga kagaya niya. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan. Ang inyong tambalanista, Miko.
ekstrang kurot talaga kapag ka matanda eh, no? Kapag ka lola o kaya lolo na tsaka bata, 'di ba? Laging may ganun eh. Kasi pag bata, hindi dapat nila maranasan yung mga ganyan kasi musmus pa lang sila. Tapos yung mga matatanda, hindi na dapat nila maranasan 'yan kasi dapat retired na sila at dapat ini-enjoy na nila yung buhay nila. Tama. Ako lagi ko rin yung tanong eh, yung tanong ni Miko, kapag ka nakakita ko ng matanda na nasa labas, nasaan kaya yung mga magkamag-anak nito? Meron kaya siyang pamilya to begin with? Nasaan kaya yung mga anak? Alam kaya nila na ganito yung sinapit ng magulang? Mga ganon. Tapos nalulungkot din ako. Tapos in a way, may isip ko rin katulad nitong si ano si Miko, may isip mo rin na kahit papaano kumpara din sa kanila, 'di ba? Nakinakaya pa rin, 'di ba? Patuloy pa rin lumalaban eh, 'di ba? Lumalaban sa buhay na nakakahiya naman kung hindi ka rin lalaban kasi eto ngang parang wala nang mga kaanak, parang feeling wala nang pag-asa eh, sinusubukan pa rin, 'di ba? Lumalaban pa rin. Paano pa ikaw? Totoo 'yun. Ang dami nating realization, no, kapag ganitong may kurot lagi sa puso. Ang kwento ko lang, naging ulan si Lola. Hindi. Kasi paglayo. Kasi paglayo, lumayo si Lola hanggang sa naging ulan siya, sabi hindi, niya. Hindi siya pwedeng maging ulan. Naging ano ba si Lola? Eh di multo kasi 'di ba lumayo tapos ay, hanggang nawala. Horror story pala to. Horror to. 'Di ba? Kasi pwede naman. Napaisip ako kanina pa talaga. Oh, kung ikaw maraming tanong, ako marami akong iniisip bigla. Feeling ko matalinhaga talaga si Lola. Feeling ko actually akala ko nga nung una fantasy yung kwento. Parang in the end dahil binigay niya 10 piso, bibigyan siya ng 10 million. May ganoon akong feeling kanina na parang ano pala siya, fairy godmother. Fairy godmother. Mali mo, 'di ba godmother talaga correct. Siya? 'Di ba? Kasi ginagwardyahan niya yung saradong tindahan. Hindi ko sure. Kasi nandun pala yung mga treasures sa loob. Akala ko bibigyan siya ng biscuit eh. Ah, iba. Tapos may shooting pala. Commercial pala. Diba? Pero totoo yun. Hmm. Pagkwento talaga ng mga lola, lolo, matatanda. Minsan nga picture lang nila kahit wala namang inilahad na kwento eh. Mm-hmm. Pero, picture pa lang nila parang nakakantig na ng damdamin. Oo, puso ka agad yung tatargeting na sa atin mga kaibigan. Siyempre lang namang tuhod. Alang naman gilagid. Correct. Ano ba yun? Nakakita ko ng lola. Tinamaan yung gilagid. Alam mo, ang hirap talaga natin kausap. Yung walang natatapos na matlo talaga. Alam mo, Miko, huwag ka kasi nagbibigay ng mga ganitong klase mga kwento. Nawawala tuloy yung value niya. Oo nga. Oh, hindi mo, kasi dami na inis. Pwede talaga pwede siyang maging horror, oh, diba, naging comedy. Naging fantasy, naging shooting. Tapos, syempre, alam mo namang puso talaga yung tatama. Alam mo pa talaga sabihin, alam mo namang tama, gilagi, diba? Tinamaan ng kanyang tartar, diba? Tinamaan ng kanyang sentido. Diba? Action naman bigla, action. Sa drama to, drama. Okay, malinaw sa atin na may drama kurot, ito. Na may kurot talaga sa puso. Totoo, totoo yun. Ang weird talaga, no? Ang galing na pagkakagawa sa atin. Buti na lang, ang kurot ay puso. Diba, ang weird talaga kung ang kurot gilagid. Parang nakakayak yung kwento tapos yung gilagid mo para may kumurot. Diba? Alam mo, talagang napatunayan na ilang beses, for we are fearfully and wonderfully made. Totoo yun. Ang lahat ng ano yung pagkakagawa sa atin, eh tamang-tama talaga. Yung timpla ng, yes, ng lahat ng parte, yes, ng katawan natin ay tamang-tama talaga. Isipin mo kapag ka nakakarinig ka ng ganitong kwento, kung gilagid ang kumukurot, diba? Pwede rin talampakan. Diba? Ang weird ko, halimbawa may sipon ka lumalabas sa mata, diba? Hindi maganda. Oh, anyways, mabalik tayo. Oh, totoo yun. Yung kwento mo, Miko, no? Ang galing, babalikan ko yung sinabi mo na yung pagkakagawa sa atin magaling. Mm-hmm. Yung brain natin, tingnan mo, habang kinikwento po ito ni Miko sa atin, diba? Ang nagpa-function mabuti yung mga yung isipan natin, naglalakbay yung imagination natin. Ang galing, mm-hmm, lang na pagkakagawa sa atin because the brain has the ability to create mental images. Habang pinapakinggan natin yung kwento, itsura ng matanda. Tama, nasaan yung ulan? Yes, yung ano yung pagkakaupo niya sa harap ng bahay nila. Correct. At hawak niya ang 10 pisong na pangong Andres Bonifacio. Oo, tsaka yung diba? Ano, yung lumang jacket na amoy agyo. Yes. Parang naamoy natin, di ba? Correct. Hindi yung naamoy, nako, wala kang imagination. Ne.
Sorry na lang. Wala kang talent. Sarap. It created a lot of pictures in our head. Yes. Kaya nagkaroon ng kurot kasi na-imagine talaga natin nung nandun sa sitwasyon na yon. Totoo yun. So yun lang, nakaka-amaze lang, no? Yung paano natin naintindihan yung kwento. Medyo ginulo lang ng tambalan ng konti. Nilagyan ng konting comedy. Diba? Pero totoo yun, no? May kurot sa puso natin at nag-create ito ng napakaraming mental images sa isipan natin. Naglakbay ang imahinasyon natin na paano nga ako ang nakarating yung imagination ko, papaano kung ako yung matanda. Tama. Diba? Ikaw, hanggang sa nakarating yung ano mo, yung imagination paano mo. Paano kung ako yung saradong tindahan? Paano matatouch yung mga tao sa presence ko? Doon dumating. Hindi, pero imagine ko yung tindahan, ha? Yung tindahan na luma na ang pangsara niya ay yung kahoy na natutupi. Ganun kasakto. Oh, tapos may mga poster sa labas. Ganun, yung may mga nakalagay, promo posters. Nakalagay, talk and text, ganyan. Load na, mga ganun. Salagang 50 pesos, ganun. Diba ako si Miko. Ikaw si Miko. Mas nag-resonate ako kay Miko, eh. Parang kasi, alam paano ko yung nag-resonate kay Miko? Oh. Mga baliwa usap. Ako lumugar ako doon sa matanda. Nilagay ko yung sarili ko sa matanda. Paano yun? Paano? Basta ako nakarelate ako kay Nico. At hindi ko alam ko bakit lumabas sa bibig ko. Ano yun? On cue, in fairness. Paano ulit yung nag-resonate kay Nico? Alam mo, wala din natatapos na magandang nang sasabihin. Paano ba? Bakit nilagay mo yung sarili mo kay Miko? Hindi, kasi relate ako kay Miko dun sa mga eksenang walang pera. Oh, okay. Eh, hindi ako makarelate kay Lola kasi like, hello, I'm not old. Kasi ganun yung mga kaibigan. Oh, eh. Sa paking isa, kwento. Kay Miko, ako dun sa part na ano, magpupokpok. Bagay sa'yo. Bagay nga, sakto. Hindi namin pipigilan yung imagination mo. Ano, magpupokpok na lang. Bibeto ko na ba yung kaluluwa ko, ganun. Puri sa 500, ganun. Kaya ako nag-resonate. Magtuturo ng Espanyol. Oo, oh, magtuturo ng Espanyol kasi posibleng maisip ko siya, yung magturo ng Espanyol. Kahit ang alam ko lang leche. Oh, anyways, oh, ganun. Diba? So lahat tayo may ganun. Lahat tayo, either doon sa tindahan, sa tuition, sa buong sitwasyon mismo, correct, or pwedeng sa isa sa mga karakter ng kwento. Ako talaga yung matanda na parang, papaano pag ako yung matanda? Magiging question din yun na maraming tao, true, na makakarinig ng kwento ko. Anong nangyari kay Chris Chuper? Kay Nicole, kunyari, ikaw yung matanda. Anong nangyari kay Nicole? Diba, bakit siya ganun? Diba sikat na DJ yun? Bakit? Oh, sana hindi mangyari sa akin. Alayo bigla. Pero sana hindi, kasi diba? Maaaring yung matanda dito, mga kaibigan, hindi natin alam yung tunay na kwento. Correct. Maaaring dati siyang araw, principal. Oo, maaaring sikat na nurse, o diba, masipag na nurse sa isang magandang hospital dati. Pero bakit nasa daan at namamalimos? Correct. Ano ba, broken heart ba yung dahilan? Correct. Kawalan ng pera? Totoo. Or ano ba, change in government? Dahil ba nabago ang administrasyon? Oo, sasabi. Kasi mali mo, nagtatrabaho sa gobyerno, nagbago ng, 'di ba, may tinatawag na pag nagbabago ng ano tawag doon, pag nagbabago ng administrasyon, nagpapalit din ng tao, may mga ganun. Oo, so dating may position siya, tapos ngayon wala na. Totoo 'yun. Mali mo, dati pa lang manager ng bangko. Dati masasabi. 'Di ba? Tapos bakit nagkaganon? Bakit kaya ganun? May ganun tayong pag-iisip kung bakit, no. Totoo 'yun. At doon mo ma-realize, mga kabisyo, no, ang bawat tao may makabuluhang kwento. Mm-hmm. Na pag na-realize mo, no, grabe, no, yung pinagdaanan ng taong ito. Tama. Na parang ang laki pala ng naging problema niya. Mm-hmm. Ang laki pala ng naging dagok sa buhay niya. Tapos ikaw ang problema mo lang yung 10 piso. Oh. Mga ganon. Hindi, tsaka nakapagka na-realize din natin na lahat ng tao may matitinding dagok. Oh. I think magiging mas mabait tayo sa kanila. Eh. Correct. Diba? Mas magkakaroon tayo ng pag-intindi sa kanila. Totoo yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Salamat sa iyo, Miko, for sharing your story. Bye-bye! This portion was brought to you by... Totoo yung ganong feeling na
paano kaya no? Sana hindi dumating sa atin 'yon, yung ganun. Kasi pero it has happened to a lot of people na naging popular for a while o kaya tapos sa biglang ganito yung nangyari, ganun. Sana hindi, no? Sana hindi siya mangyari. Kasi parang dati may nabasa akong article. At lumalabo ako. Bakit ako lumalabo? May nabasa akong article, isang matanda, nasa Home for the Aged, syempre matanda na. Diba? May kwento doon na parang hindi naman minamalupitan, pero hindi rin minamaltrato, pero hindi maganda yung poor treatment, ganun, doon sa matanda na parang, ano ka ba? Ang baho-baho mo, sinabi na magbalik na ng diaper. Inaaway niya yung matanda, may mga ganong salita yung caregiver sa kanya. Tapos malaman niya, yung kwento pala nung matandang yun, dati pala siyang teacher. So, di ba, parang nakakagulat na parang, nasaan lahat ng mga yung community nito, 'di ba, yung mga taong na-inspire niya nung kalakasan niya, 'di ba, yung mga kapatid niya, mga anak niya, yung pamilya niya, 'di ba? Bakit bigla siyang nasa Home for the Aged? Na parang isipin mo nung panahon na siya ay malakas, malamang ginagalang niya na napakaraming estudyante, pero darating pala sa punto ng buhay niya na 'di ba, pupunta siya sa Home for the Aged at makakatanggap ng ganong poor treatment. 'Di ba? Parang grabe yung buhay, no? Hindi mo akalain na mangyayari sa kanya yun. Samantalang tayo, pinoproblema lang natin. Wala ako pa masahe pagpasok sa office. O kaya, hindi sa akin nag-text si crush. Kainis. Oo, diba? May ganun tayong feeling. At hindi malabo mangyari yun, mga kaibigan. Kanino man. Diba? Yung dating sobrang taas, mapupunta sa kawalan. Diba? Anything can happen. Kaya nga, diba, sinasabi natin kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, namnamin mo. Kasi pwedeng magbago din talaga yan. Lalo-lalo, kalabaw, nasa taas ka, nasa marangya, o kaya maayos, ganun. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan. Totoo yun. Di ba may mga kwento ng artista na dati, napapanood lang natin. So ang impression natin, wow, artista, celebrity. Di ba may maayos na bahay, maayos ang takbo ng pamilya. At magulat ka, biglang nasa hospital na nanawagan dun sa mga dati niyang kasamahan sa trabaho na tulungan siya, na parang, ay, grabe yung pinagdaanan niya, no? Tsaka hindi mo talaga ma-judge na parang, ba't wala siyang naipon? Parang ang dami naman niyang kinita, tas wala siyang naipon. Hindi mo masasabi kasi hindi mo alam yung kwento. May ganung eksena. Napakatalinhaga talaga ng life. Correct. So ang realization doon, mga kabisyo, ang buhay talaga maraming twists and turns. May mga pilot twist na hindi mo mahihinuhabas na, hindi mo maiintindihan no, bakit kaya nangyari sa kanya yon. Dati siyang sobrang nakaluluwag-luwag sa buhay. Kilalang ang mayaman yan sa lugar eh. Pero bakit biglang naghirap pa, di ba? Dati ang ganda-ganda ng takbo ng pamilya nila, pero bakit ngayon magkakaaway sila? True. Diba? Yun yung twist and turns. Hindi, wala lang. Hindi talaga natin masasabi. Correct. So yung kwento ng matanda at kwento ni Miko, di ba, parang saan mo ilalagay? Saan mo ilalagay yung sarili mo? Kay Miko or doon sa matanda or doon sa tindahan or sa buong sitwasyon na makaka-relate ka? Correct, diba? Correct. Life. Such is life, kabisyo. Yes. Pero anong gagawin natin? Laban lang. Katulad ni Miko na inilalaban niya pa rin, di ba? Ganon din si Lola na lumalaban pa din. Alam mo, for all you know, hindi for all you know, baka hindi din naman mahirap si Lola. Oo, hindi din natin, niya lang. Nangyari, gusto lang niya magpagala-gala. Nangyari yan sa akin. So, sa isang operation tulong na namin na activity. So, eksena, may nakita ako, partner, namimigay kami noon ng libreng tapsilog. So, eksena, partner, meron doon na, ang libreng tapsilog ay para sa mga estudyante kasi malapit sa school. Okay. Pero, meron talagang matanda na may katabing walis na feeling ko talagang, ang judgment ko talaga bilang judger, ay feeling ko, mahirap na mahirap at nagugutom kasi natutulog pa siya sa tabi ng walis. Alam mo yung nakasandal siya doon sa tabi ng walis. Tapos, partner, binigyan ko siya ng tapsi, hindi niya tinanggap. Oh.
Medyo na lurky ako kasi parang alo, bakit hindi yan tinanggap? Sabi ko, pinilit ko pa talaga. Choosy ka pa, sabi mo gano'n sa isip mo, di ba? Pinilit ko talaga. Si Lola talaga choosy, binibigyan na nga ng topsy log, nagmamachoosy pa. Ito na nga, so binibigyan ko siya ng topsy, tapos pinilit ko talaga kasi baka nahihiya lang. Sabi ko, sige na po, sa inyo na po. Okay lang po yun, gano'n. Ayaw niya talaga, ano, tapos sabi ko pa nga dun sa kasama natin, hala, hindi niya tinanggap. Feeling ko siya may-ari ng tindahan. Gano'n, tapos maya, nabinala namin ang topsy log. Maya-maya partner, itong matandang ito na ginudge ko, eh pumunta dun sa tindahan. Kinuha niya yung kanyang food na microwavable na may broccoli, apat tatlong ulam, gano'n. Siya pala may-ari ng tindahan. Kasi for all you know, at talagang tawang-tawa ako dun kasi akala ko joke. Alam mo, parang sabi ko, ay baka hindi niya tinanggap kasi siya talaga may-ari ng tindahan. Yung pala siya pala talaga may-ari ng tindahan. Nakakaloka na. For all you know, ganun din si Lola. Baka lahat tayo habag na parang, grabe kawawa naman lahat ng mga lolang ano, inuulanan. For all you know, gusto niya talaga yun. Oh, trip niya. Okay, gumagawa siya ng ganun. Baka nga hindi niyo kiting camera, baka music video talaga yun. May nag-shooting lang. O kaya social experiment. Pwede din, 'di ba? Bilang mas ano, mas current or at mas up to date yung social experiment versus music video. Correct. For all you know, 'di ba? Hindi na, in other words, mga kabisyo, before we exit, hindi natin alam ang tunay na kwento. Tama. So wag tayong maging judgmental. Yes. Diba? Kasi hindi natin alam ang kwento ng bawat isa. Okay, Dox. O siya, exit. Bye-bye. Gumano yung boses ko. Bye-bye. Oh.